life in America. So how are you guys? It's been a while na hindi ako naging active dito sa YouTube channel ko. So last kong active is by May. Then after May, June, July, naging busy na naman ako. So nag-upload na naman ako ng isang video noong August dahil gusto kong bumalik sa channel ko. Pero that time guys, na-stop na naman na nahinto. Hindi na naman ako nakapag-upload kasi meron akong hindi magandang naramdaman sa sarili ko. So yun na pala guys, merong dumating sa buhay ko na binigyan kami ni God ng magandang blessing na hindi namin nakalain ang asawa ko na ibigay niya sa amin to guys. So sana pala guys hindi kayo magsawa sa hindi kayo maboring dyan na makikinig sa kwento kasi medyo mahaba-haba din tong kwento na to. So sana makikinig kayo or maging happy para sa akin. So yun nga guys, nung August na yun, meron akong hindi magandang naramdaman sa sarili ko na lagi pa akong sumama sa kaibigan ko, nag-umatin ng party, nagbudol, sumasayaw, umiinom pa ako ng konti noon, tapos nung nakaraang linggo, gumala na naman ako, sumama ko sa kaibigan ko, pero parang hindi talaga ako kumpante sa sarili ko, meron talagang kakaiba na kasi guys, hindi ko naman ini-expect guys na ibibigay ni God tong napaka-importanting blessing sa amin guys. Alam mo ba kung ano to guys? So ito yun guys, so super happy kami guys. Ayan guys, naging pregnant nung August guys. August pa lang nalaman ko na pregnant pala ko ng 6 weeks and 4 days guys. So yung gabi na yun pala guys, nung gumala kami ng kaibigan ko, so pag-uwi ko sabi ko sa asawa ko na kailangan bilan mo ako ng ganito na pregnancy days kasi meron akong di naramdaman sa sarili ko na napil ko bag tuwing natutulog ako, hindi ako mapakaliin ang kati ng katawan ko, tapos yung didi ko mabigat pag nagalaw to siya guys, pag nasakit masakit siya. Tapos sabi, hindi ko naman kasi iniisip na kung kailan yung last na period ko kasi ini-ignore ko na tuwing nadidili ako guys, ini-ignore ko kasi na nadala ako dati na tuwing nagbili ako, tapos bumibili kami, negative naman siya kasi yun nga sabi ng asawa ko hindi na siya magkaroon ng baby dahil nga na sa mga accident niya dati guys na dami niya yung surgery kasi na accident siya ng tren dati guys. So bali mahirap na magkaroon siya ng baby. So yun ang lagi kong naisip, pero minsan guys di ako mawalan ng pag-asa kasi pag nadidili ako, yun na lagi ako nagtitek. Ilang beses din ako na maiiyak ako pag may ilang beses ko rin na mag-try nito tapos negative ang kalabasan. So parang yun nga, tinanggap ko na sa sarili ko na wala, hindi ba talaga kami magkaroon ng baby. Kasi sabi ng asawa ko, hindi, nagpatingin na daw siya ng doktor dati. Pero yun nga sa dati ng asawa, kasi yung first wife niya, wala din sila. Tapos nung second wife niya guys, bali 11 years sila magkasama, wala din silang anak. So sa akin guys, isang malaking blessing sa amin ng asawa ko
Yun. Tapos, sabi ng asawa ko lagi sa akin, malay mo, merong himala. Yung magmer, yun nga, bibigyan kami ni God kahit isa lang. So, yun na guys. Nung gabi, ituloy ko na yung kwento. Nung gabi, nag-pregnancy test ako. Hindi ako maniwala guys kasi sabi ko hindi na nga talaga magkaroon yung asawa ko. At tapos ito pala guys, binili to sa asawa ko sa dollar guys. So, bali $1 lang to siya nabili niya guys. So, sabi ko sa asawa ko na baka ano to, baka ano, hindi talaga siya hindi siya maganda, parang baka hindi totoo na buntis ako. So yung tinabi ko pag kinabukasan ng madaling araw yung asawa ko papasok sa trabaho, so 5 o'clock siya umalis guys. Tapos nag-try ako ulit. Tapos yun na ganito na naman siya guys. Ayan siya guys. Dalawa na naman yung lumabas guys. So sabi ko parang talagang hindi pwede na mali pa rin to. Siguro meron talaga laman. So sabi ko sa asawa ko, parang hindi ko masabi kung happy yung asawa ko o hindi kasi hindi ko naman nakita sa kanya niya happy. So gusto pala niya guys na titingin kami sa doktor para ano yun makita na talaga na ano ko na buntis. So yun nag-ano kami guys, pumunta nag-appoint, tumawag kami sa doktor ko, yung isang doktor ko pa noon kasi ngayon bali tatlo na yung doktor ko. So kinontak ko yung isang doktor, nag-appointment kami. So yun nga, kinuha niya yung urine ko, sabi congratulations yun positive. Tapos nung pinorward niya ako sa OB-GYN ko, so yung talaga ang maghahawak sa akin. So doon guys na ano naman yun na sabi ng doktor na kailangan ko ng ano yung kailangan ko magpa ano ba yan, na ano ko guys, na hinihingal ako kasi alam mo ang hirap ako magbuntis eh, panay pagod. So sabi ng doktor mababa yung heartbeat ko, parang ano tak may problema ako. Tapos yung baby ano pa siya, yung heartbeat niya mababa. So parang tong kayo yun, nagpaano kami, nagpa ultrasound. So bali yung time na yun guys, yung baby na yun 6 months pa yun at 4 days ito yun guys. Oh, hindi pa siya klaro guys. Yan siya, sinulat ulit baby. Diba, hindi pa talaga siya halata na baby. So maliit pa lang siya guys. So yun nga guys, so nung nakita ko yung asawa ko sa guys, super happy talaga ang asawa ko guys. Tapos lahat noon sabi ng asawa ko, stop na ako sa mga gawain kasi minsan ang dami kong ginagawa, natilimis ako ng mga bahay sa mga kaibigan ko. Tapos yun, sabi niya bahay na lang daw ako. Tapos naging yung lang makita mo yung happiness sa kanya guys. Tapos lagi niya akong chine-check kung okay na ba, kung nandun siya sa trabaho guys, mag-message ako kung okay na ako. Tapos parang lalo niya akong minahal yung pag-aalaga niya sa akin guys. So, I'm so really happy guys na ngayon isang mami na ako. Tapos yung pangarap ko na sana magkaroon ako ng baby man lang yung lahi sa asawa ko kasi siyempre lahat naman ng Pilipina, diba guys, nangangarap lang magkaroon ng yung lahi nila gagaya ng asa ko na puti, yung ilong niya, yung mata niya na nag-blues, pangarap po din yun guys. So
thankful talaga ako kay God, guys, kasi binigyan kami ng malaking blessing. Kasi, guys, kailangan talaga natin, guys, maniwala kay God. Huwag kayong sumuko, guys, na mawala ng pag-asa kung alam niyo na hindi kayo umalaman mo na hindi magkaroon ng anak yung asawa mo. Huwag kayong huminto, guys, kasi yung ano natin, guys, nakasalalay lang pala kay God. Si God lang nakaalam, guys, na kung meron bibigyan tayo or hindi. So, yun. Very happy si Inday, guys. Yun pala, guys, bago ko pala nalaman na buntis ako, guys. Naging pasaway pa ako, guys, kasi hindi ko naman talaga alam nung time na yun. Nung umatin ako ng party, guys, yun, ang lakas ko pang sumayaw, guys, sa'yo. Tapos, uminom pa ako noon ng nakadalawa ako ng drinks na bat, yung sa bote, yung parang ice. Ano ba yun? Nakalimutan yung pangalan. Tapos, nakadalawang shot din ako ng hard. Bote, ano, guys, hindi naging masama kay baby yung iniinom ko. Tapos ang lakas ko pa sumayaw nung time na yun, na sumayaw ng putol. So, nagtawanan pa yung mga kaibigan ko, yung pamilya ko sa Pilipinas, yung mga kapatid ko, hindi natuwa kasi ang pangit daw tingnan ng budol ko sa laki ng tiyan ko, yung sayaw ko nung time. So, wala naman akong pakialam, di ko naman kasi alam na buntis ako nung time, guys. So, yun nga, guys. So, ngayon, very happy na si Inday, guys. So, ito na, guys. So, super happy na ang Inday, Grace, live in America. So, sana, guys, subaybayan niyo ako lagi sa channel ko. Sana hindi kayo magsasawa dyan, guys, na manood sa YouTube ko. Sana hindi rin kayo nag-boring, guys. So, yung advice ko pala sa mga wala pang anak, guys, yung nangarap na magkaroon din ng baby, huwag kayong sumuko, guys. Magdasal kayo lagi at ihingi nyo lang kay Lord, kasi si Lord lang talaga nakaalam, guys, kung bibigyan tayo o hindi. Basta maniwala ka lang sa kanya lang at magdasal. Yun lang, guys. Thank you so much, guys, for watching my YouTube channel, guys. So, bali, dito na lang si Inday Grace Lives, Inday Grace Lives, guys, kasi medyo hinihingal na ako sa kakadaldal, guys. So, abangan nyo yung ano ko, guys. Meron pa akong kwento, guys. Hindi pa ako mag-upload pa ako sa next week, guys. So, see you next week. If you're new in my channel, guys, don't forget to subscribe and like and share. So, thank you so much. I love you, guys. Bye-bye.